Mabuhay Pilipinas! This is Teacher Neri and welcome back to my channel. Halika! Aral tayo! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Kabanata 11 na pinamagatang Ang Mga Makapangyarihan. Sa patuloy na pag-asenso at pag-unlad ng Bayan ng San Diego, hindi maipagtataka na mayroong mga taong maghahari-harian o kaya naman ay maghahawak ng renda ng kapangyarihan. So ating kilalanin kung sino o sino-sino kaya ang pwedeng kilalaning makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Unahin natin si Don Rafael. Si Don Rafael ang pinakamayaman sa bayan ng San Diego. Napakaraming tao ang mayroong utang na loob sa kanya. Ngunit dahil sa kababaang loob, ay hindi siya naghihintay na anumang kapalit sa mga bagay na naitulong niya sa kanyang kapwa at hindi niya rin pinalakas ang kanyang sarili kailanman. Kaya naman, kapag siya ang nasa kagipitan, ay kinakalaban pa siya ng lahat. So si Don Rafael ay hindi kabilang sa mga makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Si Kapitan Tiago kaya? Si Kapitan Tiago ay isa rin sa mayamang tao sa bayan ng San Diego. Kapag siya ay pupunta sa San Diego mula sa bahay niya sa Maynila, talagang sinasalubong pa siya ng mga orkestra at sumasalubong din sa kanya ang mga taong may utang sa kanya. Nireregaluhan siya ng lahat. Alam niyo ba na ang pinakamainam na prutas ang ibinibigay bilang regalo kay Kapitan Tiago? At kung may magugustuhan siyang isang kabayo o anumang bagay, wala pang 30 minuto, wala pang 30 minutes, ay mapupunta na sa kanya ang anumang bagay na ibigin niya. Totoo ang lahat ng ito. Ngunit, si Kapitan Tiago ay lihim na pinagtatawanan ng mga tao at tinatawag siyang Sacristan Tiago. Alam niyo pa anong dahilan? Sapagkat si Kapitan Tiago ay sunod-sunuran sa mga prayle, kaya tinatawag siyang Sacristan Tiago. Yon ay lingid sa kanyang kaalaman. Kaya tulad ni Don Rafael, si Kapitan Tiago ay hindi rin maituturing na makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Sumunod, ang Gobernador Silio kaya o ang Kapitan? Alam niyo ba na sa bayan ng San Diego, ang kanilang kapitan ay hindi naguutos? Sa halip, siya pa ang inuutusan. Hindi siya nangaaway. Pero siya ang inaaway. Hindi siya makapagdesisyon. Sa halip, siya pa ang dinidesisyonan. At ang malungkot pa dito, siya ang laging nananagot sa alkalde sa lahat ng mga ipinagagawa, sa lahat ng mga iniuutos at mga hinihinging pagpasyahan. So, ang kapitan ay hindi rin maituturing na makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Si Padre Salvi. Siya ay tahimik at bata pang Pransiskano. Ibang-iba ang ugali at kilos niya sa ibang mga pari, lalo na sa pari na kanyang pinalitan, si Padre Damaso. Si Padre Salvi ay payat at masasakitin. Parang lagi siyang nag-iisip. Ngunit siya ay matapat sa simbahan. At pinangangalagaan niya ang kanyang pangalan. Pinagmumulta niya ang mga nagkasala at bihira siyang manakit. Ito ang pagkakaiba nila ni Padre Damaso. Dahil si Padre Damaso laging nanununtok. Konting bagay lamang ay namamalo na ng baston. At alam niyo ba, si Padre Salvi ay lagi nag-aayuno o nagfa-fasting. At yun daw ang dahilan kaya lagi siyang maputla. At ayon sa marami, ay umakyat na raw ang hangin sa kanyang ulo. Si Padre Salvi ay isa sa kinikilalang makapangyarihan sa bayan ng San Diego. At meron siyang kalaban sa kapangyarihan. Ito ay ang Alperes, na itinuturing niyang kaaway. Kilalanin natin ang Alperes. Ang Alperes ang tinyente ng mga Guardia Civil.
At ito ay isang Kastila na nakapag-asawa ng isang Pilipina. Ang kanyang napangasawa ay si Doña Consolacion, na isang labandera dati. Ngunit nang mapangasawa ni Doña Consolacion ang Alperes, itinuring na niya ang kanyang sarili bilang isang Kastila. At siya ay merong kakaibang pag-uugali. Alam niyo ba na itinuturing ng Alperes na isang malaking kasawian ang pagpapakasal niya kay Doña Consolacion? Bilang pagsisisi o paghihiganti, ay lagi siyang naglalasing. Kung minsan, ay lagi niyang pinagmamartsa ang mga kawal sa gitna ng kainitan ng tanghali, samantalang siya ay nandun sa lilim at nagpapahinga. Madalas ding binubugbog ng Alperes ang kanyang asawang si Doña Consolacion. Para bang biruan na lamang ang kanilang pag-aaway. Nagbubugbugan sila kahit sa harap ng maraming tao. Nagmumurahan sila na labis na nakakabulahaw sa kanilang mga kapitbahay. Kapag may dumadalaw ng mga kaibigang Kastila sa Alperes, ito ang madalas niyang ikinukwento. Pupuntahan niyo ba doon sa kumbento ang paring mukhang patay na langaw? Tinatawag niyang Alperes na Mosca Muerta o patay na langaw si Padre Salvi at sinisiraan niya ito sa mga kaibigang Kastila. Sinasabi ng Alperes sa mga kaibigang Kastila na kapag sila ay pupunta doon sa kumbento at iniutos ni Padre Salvi sa kanyang utusan na ipagtimpla sila ng tsokolate ay pumanatag lang sila sa kanilang upuan. Ngunit kapag sinabi ni Padre Salvi sa utusan na ipaghanda ang mga bisita ng tsokolate ibig sabihin nito ay magmadali na silang umuwi sapagkat walang kwenta ang ibibigay na tsokolate sa kanila. Kaya tinatanong siya ng mga kausap niyang Kastila, Ginong Alperes, ano bang ibig mong sabihin sa iyong sinasabi? Lason ba o may lason ba yung ipapainom sa amin ang kura? Ang sagot ng Alperes, hindi naman yung lason. Kaya lang, kapag yan ay tsokolate masarap ang pagkakatimpla. Ngunit pag sinabing tsokolate ito ay walang kwenta. Ang mga bagay na ito ay paninira lamang ng Alperes kay Padre Salvi. Dahil sila nga ang magkalaban sa kapangyarihan. Alam din ni Padre Salvi ang mga bagay na sinasabi ng Alperes laban sa kanya. Para magantihan niya ang Alperes, kapag nakita ni Padre Salvi na pumasok na sa simbahan upang makimisa ang Alperes, inuutusan niya ang sakristan na isara ang pinto. At pagkatapos noon, siya ay magsesermon ng napakahaba. Kaya naman, aantukin na rin pati ang mga santo na nandoroon. Galit na galit ang Alperes. Ngunit wala naman siya magawa sapagkat alam niyang nakasarado na ang pinto ng simbahan. At paglabas naman ang Alperes pagkatapos ng misa, ahanapin niya ang sakristan o ang sinumang utusan ng simbahan at ito ay kanyang ipapahuli at uutusan niya maglinis ng kanilang buong bahay maghapon. So, ang dalawang tao na tinutukoy na makapangyarihan sa bayan ng San Diego ay si Padre Salvi, ang kura, at ang Alperes. Ngunit alam niyo ba na sila man ay merong pag-aaway, merong tampuhan, sila naman ay mga pakitang tao pa rin. Kapag sila ay nagkikita o nagkakaharap saan mang lugar, sila ay nagkakamayan pa rin. Sila'y nagbabatian at pilit na nagngingitian. Sila ang mga makapangyarihan sa bayan ng San Diego. At diyan nagtatapos ang Kabanata 11. Aalamin naman natin sa susunod na kabanata ang pagdiriwang ng Todos los Santos o ang Araw ng Mga Patay. Thank you for watching! Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Paalam! At mabuhay tayong lahat!